Yan, so nandito na kami sa Mactan Airport. So, naghihintay na lang kami ng flight namin going to Manila. So, bye-bye. Babush, Cebu. Bye, Cebu. A few moments later. Many hours later. Ang galing. Ang galing ng Cebu pa. Ang galing. Ilang oras na nga tayong delayed? 4 hours? 5 hours? Basta yun. Dapat ang flight namin is 3:55 PM. Pero 7:15 na. At ang nakalagay dyan is ang flight dapat na is 7:30. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Tapos ngayon, bigla silang magpapamigay ng pagkain. Ang galing ah! Ang galing! Ang galing! Very good talaga. Hindi na nakakatuwa to. Yung tipong... Ah! Aloka. Diba? 3:55 yung flight. Nandito ka na 2 hours before ng flight. Tapos madedelate ka pa ng ilang oras. Ang best na nilang sinabi na papunta na daw yung aeroplano. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Ano na traffic sa ere? Kakaloka. Tingnan mo, yung mga tao na ngayon nakapila na para sa pagkain. So ngayon nakapila kami para kumuha ng pagkain. Sa tingin nyo, nakakatuwa itong libre yung pagkain. Eh, delayed naman kayo ng ilang oras. Wala pala guys yung ano, libre nilang pagkain. One piece chicken. One piece chicken na yung libre nila. Many hours later. Many hours later. Five hours later. Diyos me, umar-umar na yan. Sa wakas. Sa wakas naman at makakasakay na. Diyos me, yo. Ay, grabe. Ano oras? 9:20 PM. 9:20 PM na. Many hours later. Sa wakas, we're here at Manila. Sa wakas, just me, umarimar naman. Nakarating din sa wakas at
11:10 PM na. Hindi ko alam kung may energy pa ako mamaya mag-explain sa inyo kung anong nangyari sa Cebu Pacific. Pero hanggat kaya ko, kakayanin ko mag-explain sa inyo kung anong nangyari. Pero tignan natin guys kung kaya pa ng powers ko dahil anong oras na. Biyahe pa papunta sa bahay. So yun na lang, siguro dito ko na lang muna tatapusin itong vlog na ito. So babush. A few moments later. Nakarating na nga tayo. Wala nang energy. Nasa bahay na ako sa wakas. Woo! Diyos mio, marimar! Hagardo verso, sana wala nyo! So, ayun. Diba sabi ko sa inyo kanina, ikikwento ko na lang sa inyo kung anong nangyari sa Cebu Pacific. Yun, since ang flight kasi talaga namin ay 3:55 PM. So, syempre, diba, dapat 2 hours before nandun ka na sa airport. So, siguro mga 12:30, since nag-check out nga kami sa hotel ng 12 PM, so mga siguro mga 12:30 yun, papunta na kami ng airport. So wala pang kain yun, diba? Wala pang lunch. Then yun na. Tapos pagdating namin doon, sabi nung staff ng Cebu Pacific, baka gusto nyo po ma'am na sumakay na kayo sa aeroplano. Paalis na kung gusto daw namin, since hindi pa nga kami kumakain. And syempre, parang ang sobrang hassle naman nun na kakarating lang namin, tapos tatakbo agad kami doon kasi paalis na daw yung aeroplano. Kumbaga, ihabol na lang talaga. So, hindi pumayag yung kapatid ko. And sabi naman nung staff, okay lang po ba sa inyo kung yung original flight nyo, pero madedelate po kayo. So, ang tanong ng kapatid ko, ilang oras yung madedelate? So, kami naman, since yung papunta nga namin, di ba, ng Cebu, mga 1 hour lang naman yung delay. So okay lang naman yun. So parang nag-expect kami, siguro 1 hour lang yung delayed nga na mangyayari. Hindi namin in-expect na kulang na lang, doon na lang kami tumira sa airport ng Cebu. So, talaga, grabe. Nakaubos ng energy. So ayun na, nag-lunch na nga kami. So hintay-hintay na nga lang kasi nga 3:55 PM naman yung flight. So 3:55 na. Diba, syempre pag 3:55 yung flight mo, dapat mga siguro mga 3:30, 3:20, dapat boarding na kayo. Wala, walang nangyaring ganun. Hanggang sa umabot na ng 3:55 PM, wala. So kami naman, sige, delayed nga siguro ng isang oras lang. Tapos ayun na, inabot na ng alas 4, wala pa rin. Inabot na ng alas 5, wala pa rin. Ang palagi lang ina-announce na nata-traffic daw sa dito sa NAIA. So kami naman, okay, sige. Hintay-hintay pa kung ganyan-ganyan. Tapos yun yung palagi nilang sinasabi, traffic daw sa NAIA. Yung mga tao, syempre, nagtataka na rin kung anong nangyayari na. Ang dami na talagang lumalapit. Kasi finiture ko naman yun yung mga tao nagre-reklamo na. Pero syempre, hindi naman ako lumapit kasi sabi naman yan, chismosa lang. Pero palihim ko silang binibidwan. Nagmamatsag-matsag lang kami. Tapos, nag-flash sa monitor na ang flight na namin ay 7:30 PM. Yun na. So kami naman, siyempre 7:30, nag-dinner na kami, bumili na kami ng pan-dinner namin. Kasi nga sabi namin, baka ano oras pa, ganyan-ganyan. Hanggang sa umabot na ng 7:30, wala pa rin. So marami na naman tao nagre-reklamo, ganyan-ganyan-ganyan. As ay sinasabi pa rin nila, ay traffic pa rin sa NAIA, ganyan-ganyan. Hanggang sa nag-dinner na nga kami. Nag-flash na naman sa monitor. Ang next na flight namin ay 8:30 or 8:40. Ganon, mga ganon. Yun na. So, ilang oras na yun? 3:55 hanggang 8:40. Ganon siya. So, kami. Tapos biglang nag-announce may pa-dinner daw sila. May pa-dinner sila kung kailan tapos kami mag-dinner. Sa tingin nyo, nakakalubag loob ba yung ginawa nyo? So yun, dami na naman nagre-reklamo, nagkakagulo na naman. Hanggang sa hindi na natiis ng kapatid ko, nagtanong na siya, anong nangyayari? Tapos ngayon sinabi naman nila, technical problem daw, ganyan-ganyan. Diba? Kung noona pa lang sinabi na nila technical problem, okay lang naman sana yun. Kasi syempre safety ng mga tao. Pero yung
paulit-ulit nila sinasabing papunta na, yung eroplano, traffic daw, sa NAIA. Di mo na maintindihan kung ano ba talagang totoo. Kung next na nag-flash sa monitor, parang 9:30, 9:15, ganun. Basta ganun, alas 9. Tapos hanggang sa nawawalan na kami ng pag-asa, tinitiis na lang namin yung pagod. Kasi diba, kahit naman, kahit nakaupo ka lang doon, nakaka-stress kaya. Kasi tignan mo ilang oras ka doon, 5 hours mahigit kang nag-i-stay lang doon. Plus yung 2 hours advance mo pang pagpunta ng airport. So mga 5, 6, 7, 7 hours ka lang nagpapakapagod doon sa airport, diba? Kagandahang palad, mga 9:15, yun na, ready na daw mag-boarding yung mga tao. So yun na, sa wakas, nakarating ng Manila ng 11 p.m. So ayun, yun lang, yun guys yung nangyari sa buong paghapon sa airport, diba? Instead na may mga bagay ka sigurong nagawa pa sa 6 hours na yun, nakapagpahinga ka na sana. Siguro kung 3:55 p.m. yung flight namin, mga 5 p.m. nasa bahay na siguro, at least diba nakapagpahinga ka pa. Kasi bukas, may pasok na naman. Pero wala tayong magagawa eh, nangyari na ang nangyari. Pero sana naman, baka naman Cebu Pacific. Sana naman maging on time naman kayo palagi, hindi yung palagi na lang delayed. Ano bang meron? Siguro tip ko na lang sa mga ganyang bagay, habaan nyo na lang siguro ang pasensya nyo. Kumain kayo ng tinapay na pasensya. And magdala kayo ng maraming gadgets para at least hindi kayo maboard. And make sure naman na gumagana yung wifi or kaya dapat may data kayo para at least nalilibang kayo sa paghihintay ng ganun katagal. Just in case na mangyari din sa inyo yon yung matagal na delayed sa flight. So I hope na makarating to sa Cebu Pacific. Kumalat naman tong video na to. Pero ang tagal na, no? Ang tagal na ng ilang years ng issue yan sa Cebu Pacific. Pero bakit palaging ganun na lang yung nangyayari? Wala tayong magagawa. Tagasakay lang naman tayo. Isa lang tayong ano. Hindi naman tayo mayaman para magkaroon ng private plane. Guys, I hope na yung tip nakatulong and nakapagbigay ako ng negative vibes sa inyo. Imbis na positive vibes. So, yun guys. Maraming salamat sa patuloy na pag-support sa aming channel. And don't forget to like, comment, share, subscribe, and bell button. So, yun lang guys. Bye-bye!